Sardina, sisig muna tayo, guys. Hi guys, for this video, magluluto tayo ng sardinas na sisig. Kung naalala nyo nung nakaraan na ayuda reveal ako, yan yung ayuda pa nung galing sa Taguig City. Taguig City yung ano na yan, sardinas. So hindi pa siya naluluto or hindi pa siya namin nakakain. So ngayon gagawaan natin ang paraan. Ayan, binuksan ko siya. Dinrain ko, tatanggalin natin yung sabaw ng sardinas kasi para ma tuyo siyang ipiprito natin yung ano, yung laman lang ang kailangan natin, hindi natin kailangan yung sabaw. So tanggalan natin ang sabaw yan bago natin iprito. So yan, ipiprito na natin ang yung normal lang na pagprito ng isda or ano, basta ipiprito lang natin, painit natin yung kawali, tapos iprito natin yung isda na yan. Maganda kung medyo tostado para medyo crispy siya. So iprito natin isa-isa yung laman ng dalawang latang sardinas lang yan kasi hindi naman namin makakain kung hindi kung gagawaan ng paraan yung sardinas yan. Tapos natin iprito, hinimay-himayin natin yan para paggisa natin mamaya maayos na. Hinimay-himay ko lang yan siya. Madali lang siya, budget meal muna tayo, tipid meals kumbaga. Hirap ngayon, so yan, mura lang yan. Isa o dalawang sardinas, gawaan mo ng paraan para hindi naman boring kainin. Naalala ko tuloy yung panganay ko dati pag ulam namin sardinas, umiiyak. So yan, gawa natin ang paraan. Ayan, dyan ko na rin igigisa doon sa kawali na pinagprituhan ko yung ating ano, sibuyas bawang. Gisa muna natin. Ayan, hayaan muna natin silang maluto ang sibuyas bawang bago natin ilagay ang ating ano, sardinas. So ayan, kung nakita nyo, binalik ko lang din yung sardinas, dyan din natin pinrito, dyan din na lang na din natin igigisa yung ating sardinas. So ayan, titimplahan natin ng paminta, asin, ayan, tsaka lalagyan natin ng seasoning para masarap din naman siya. So ayan, ang ilalagay natin ay liquid seasoning na Knorr. Masarap ang Knorr kasi pang ano talaga siya, no? Masarap siya, malasa. So yan, kung nakita nyo, medyo nag ano siya, patutuyuan natin muna ng kaunti yan. Yan, kung nakita nyo, dinagdagan ko ng ano, konting ano pa, paminta. Tsaka yung seasoning nga, dinagdagan ko. Timplahan nyo ayon sa inyong gusto. Yan, since luto na siya, lagay na natin yung mayonnaise natin. Malulusaw yung mayonnaise, kaya hininaan ko na rin yung apoy. Wala kasi tayong sizzling plate. Masarap sana siya kung may sizzling plate. So yan, hayaan muna natin siyang ano, maluto. Tuyo, natuyo siya na konti. Kailangan natin patuyuin para ano. Pero malulusaw kasi yung mayonnaise na yan. Tapos, pag luto na, pag okay na, lalagyan natin ng itlog. Ayan, kung napansin nyo, ngayon ko lang nilagay yung green na sili kasi ayaw ko nang maanghang, ayaw nung mga anak ko nang maanghang, ako okay lang. Tapos nilagay ko na rin yung ating itlog. Hindi ko masyadong niluto ang sili kasi
toppings ko lang yan para lang may sili, para hindi umanghang kasi ay ayaw nung anak ko nang maanghang. So yan, depende sa inyo. Kung gusto nyo naman maanghang, pwede nyo pa siyang lagyan ng pulang sili, yung maanghang, yung siling labuyo, para mas maanghang, para mas masarap. Pero kung ayaw nyo naman, optional na lang yung sili kung gusto nyo. Ayan na siya, guys. Yan na yung ulam namin for tonight. Yan. Bye. Salamat.